Hi guys, welcome dito sa Santaro. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate as a reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. Oh, three of cups in reverse. Your main energy. The world, your in-embody na energy, I think I should, in-embody mo energy, okay, reunion in reverse, so ayaw mo makapag-reunite sa past person mo, maybe right na ayaw mo may pagbalikan, no? For a different reason. Dahil naka-recover ka na, para pag hindi mo na siya kailangan sa buhay mo, hindi ka na nalulungkot kung wala man siya sa buhay mo. Parang nagbago ka na eh. There's regeneration. Parang na-regenerate ka na ba? Yung ganon. With the world. May nag-change sa'yo, may nag-end, no? May natapos, may tinapos mo na. Parang ayaw ko na makapagbalikan. Parang ganon. Okay na ako kahit hindi na kami magkabalikan. Parang gano'n. Hindi na ako nangungulila sa kanya. Parang gano'n. Hindi ka na nga nangungulila sa kanya kasi in reverse na to, yo. Hindi ka na nang hinayang sa kanya. Parang hindi na siya loss para sa'yo. He or she is not a loss, no? And, maraming potential. Madami kang potential for sure, no? And or else, madaming potential na person for you. More information sa'yo. Ayan. Nagmamatigas ka ngayon. Ayaw mo mag-take na action. Ayaw mo magkaroon ng movement. O makipagbalikan niya sa person mo. Why? What's the reason? Six of Swords. Kasi lumalayo ka nang gusto mo na kalmado yung isipan mo. Peaceful yung isip mo. Gusto mo nang relax yung buhay mo. Yung isipan mo, panatag yung isip mo. Mga ganun ba? No? You want a peaceful life, a calm mind, yung ganyan. Serene life, yung mga ganon. Wala kang pinoproblema. Maraming nagdadala na ng problema sa'yo, isipin, mga ganyan. Sadness, kaya ayaw mo din. ano itong mapapasok sa buhay mo ngayon? There's someone. Person ba itong papasok sa buhay mo? Person na feeling na abandoned. Yan ba yung person mo na ayaw mo na makipag-reunite sa kanya? Hindi. Iba to. Lang kibo-kibo to dati eh. Na nahimik na lang siya na parang ayaw makipag-usap. Past person mo din ba to? Itong papasok sa buhay mo? Past person mo yan. Eh. Yeah. Still your past person. It's your past person. One of your past person. Parang tinupak siguro. Or maring may pinagdadaanan siya noon, no? Maring nag-grow siya on his own or on her own, parang ganoon. Kinakilala niya ng gusto muna yung sarili niya. Na ngayon, dahil maring nakilala niya ng gusto yung sarili niya, nag-heal na siya. Ready na siya. Nag-contemplate, no? Parang pinag-isipan niya muna yung mga bagay-bagay sa buhay niya, situation niya, kung ano na ba yung nangyayari sa buhay niya, kung ano ba talagang gusto niya, mga ganun ba. Ngayon ay ready na siya na lumabas sa lungga niya, na maging
extrovert, yung ganyan, makipag-usap na. Yung dati ay ayaw makipag-halubilo yan, ayaw na makipag-kapwa-tao or ayaw makipag-usap sa'yo. Ngayon, baliktad na. Kasi parang feeling abandoned siya, malungkot siya. Oh. Parang walang nagmamahal sa kanya. Kasi yun naman ang pinili niya eh. Yun ang ginusto niya noon eh. Nag-focus siya sa inner self niya, sa sarili niya. Ano feelings ng person na to sa'yo yun? In reverse ba yan? No, it's upright. Feeling niya magtatagumpay na to. Ito na yung tamang panahon. Ito na yung right time to secure, no? Na parang ma-secure niya din pati. Ito na yung tamang panahon na alam niya, feeling niya magtatagumpay na. Pag nagsimula kayo ng relationship, ano bang feelings ng person na yan sa'yo ngayon? Wala nang blockage eh. Parang gusto ko na niyang gwardyahan. Once na nagkaroon ng balance inyong dalawa, once na nagkasundo na kayo na ulit, yung mga ganun ba? Na you're in a relationship na ulit. Yung ganun. Na kanya ka na. Na wala nang pwedeng umaligid-aligid sa'yo. Ganun. Dahil kanya ka na eh. Tingnan natin yung energy mo muna dito. Ito pala yung ano ang energy mo dito. Kung ano yung personality mo. Ay, manggagamot ka oh. Manggagamot ka ba? O may lahi ka manggagamot? Manggagamot ka? Manggagamot ka? Five of Wands. Yes. Marunong ka manggamot. Healer. Queen of Fire. Parang Queen of Wands to. Or maybe ito yung isa sa path na tatahakin mo. Ito yung ano mo. Yung linya mo. Nasa lahi mo yan eh. Ito ba yung mission mo, purpose mo, manggamot? 50-50. So, nasa iyo pa rin yan. Maaaring may lahi kayo talaga na nasa lahi nyo yan. Ano kayo? May focus sa goal mo. May self-esteem, mataas yung self-esteem mo with a cut here. Nakita niyo, no? May mga nagbago din sa'yo, may nag-transform, naging mataas na yung self-esteem mo, and full of courage, yung full of courage and bravery. I mean, brave ka, courageous ka, ganon. Pero makikita sa mga mata mo na courageous ka na person. And fiery yung personality mo, no? Nag-umapoy. And, pero yung isip mo, hindi ka ganun ka aggressive. Kasi merong ano, Chelsea Looney dito eh. Parang, ito stone na to, Chelsea Looney, blue Chelsea Looney. Parang calming, relaxing na stone yan eh. Mga ganyan, no? So, kalmado lang, relax. That's why you want a relaxed and peaceful life, no? Kalmadong buhay, kalmado yung isip mo. Yun ang gusto mo. Pero nag-exude ka ng powerful energy, maaaring na-intimidate sa'yo yung iba, no? May mga na-intimidate ba sa'yo? Siya, meron. Queen of Wands. Dahil Queen of Wands nga itong energy mo. Dahil confident ka and attractive ka pati. That's why. Strong kasi mga, ano, malakas yung vibe, malakas yung dungan pati ng mga ganyang fire, yung energy of fire. Mga ganito yun yung body na energy. Ayan. Lakas yung dungan mo. Goal-driven ka din. Maring active ka, aktibo yung malakas. Or energetic ka na person. Ayan. Madami nakukuha ng mga healer dito, ng mga energy, oh.
Yung ibang energy dito, guys, na kinukuhaan ko yung ano, yung mga nasa ano dyan sa comment section, nakukuha ko dyan ng energy. Pero minsan kung sino lang mapick, ganyan. Minsan, sinasabi ko fire sign. So, isip ko lang. Sabi collective, pero sa fire sign. Oh, minsan sa air sign. Para may specific ano naman. Kasi kung parang wasak. Pagkasabi kong general. Oh, sino ang pick? Ang dami. So, ganun. Pero minsan, minsan general na lang talaga. Yung ganun. So, ang tanong, Earth Angel ka ba? Earth Angel ka ba? Earth Angel ka? Ay, hindi. Hindi. Pero manggagamot ka. Manggagamot yung lahi mo. Manggagamot ka. Magaling ka manggamot. Marunong ka manggamot. O manggagamot ka nga talaga eh. Ano pang energy mo yon? Ano yung main energy mo na lang? Sa lang, sa taas lang. The Fool, oh. Fiery, oh. Fiery, fiery. Pero ito lang sa taas siguro. Masyado madami. Full of courage, no? Napaka, ano may, napaka fearless, eh. Napaka brave mong tao, eh. And, hindi ka mag-hesitate, hindi ka magdadalawang isip na umpisahan yung path na kung saan ka nililid, no? Ayan, kahit na may, alam mo may mga challenges pa yan. Hindi ka natatakot eh. Risk taker ka, ha? Fire sign yan. And, lumalabas talaga dito, manggagamot ka. Pero nasa'yo, kung manggamot ka o hindi. Yan. Kahit siguro sa pamilya mo lang. Malaking bagay yun, guys, kung marunong ka manggamot. Kahit pamilya mo lang gamutin eh. Lalo na kung napapagaling mo talaga. Di ba? Malaking bagay yan. Lalo na yung mga kulam-kulam. Mga yung halit ng mga elemento. Hindi naman magagamot ng doktor kasi yan. Yung mga halit ng espiritu at mga elemento. Diba? Spiritual na gamutan niya. Or pwede din na, pero manggagamot ka daw. Pwede doktor, siguro nurse. Or manggagamot talaga na healer. Alam yung spiritual healer. Ganun. Ano pa? Ano pa yung energy mo yun? May pagka-materialistic ka din. natural lang yan, di ba? Ganyan. Siyempre, nandito tayo sa mundo, no? Natural lang yan. Yung mahilig ka sa mga lahat, siguro. Or, mag-shopping. Sa cards. Hindi naman siguro cards. Sa tongits. Sugal, oh. Di ba? Parang sa puso, yung sugal ito na card, no? O pwede din tarot reading. Yung mga ganyan. Or materialistic ka. Na mahilig ka sa mga alahas. Or sa luxury. Luxurious life. Pwede din ganun. And gusto mo yung luxurious yung buhay mo. So, wala namang masama siguro dun, guys. No? Yung parang, yung naghangad ka ng maganda yung buhay mo. No? Yung mamuhay ka ng masagana, luxurious. Wala namang siguro masama dun. As long as pinagsikapan mo naman. Diba? Oh, yun. Faith. Gusto nga ata ng Diyos at ng God yung maganda at masagana yung buhay ng mga tao eh. Kaso lang, meron kasi mga ano dito sa mundo, mga masasama, lalo ng mga demonyo, mga may mga nang halit, no? At yung inggit ng iba, yung sa inggit ng iba, magsusumon sila ng demonyo, mga elemento, kung ano man yung pangalit sa mga kinanggitan nila. Yun po ang first dyan, ha? Yun po. Meron ang faith, oh?
siguro malakas ang faith mo sa ang pananampalataya mo, meron kang faith sa itaas, no? Sa iyong spiritual beliefs, may faith ka na magaling ka manggamot sa panggagamot mo, ganyan. O maring faith healer ka, mga ganun ba, no? So, or strong yung faith mo sa God, sa Diyos, ganyan. And ano tong may destiny ka ba? May naka-destine ka ba na mission? May mission ka ba dito sa mundong to? Let's see. May mission ka ba sa mundong to? May mission ka ba sa mundong to? Meron ah. Kaya nga tina-transform. Binabago ka, dumadaan ka ng transformation or paulit-ulit or madaming transformation ka ng pinagdadaanan or kahit isa lang. No? Kasi meron kang mission eh. Merong ini-improve yan sa'yo. Binabago. Kaya pinapalitan. Sa personality mo. Nag-evolve ka. Parang ganun. Nag-transform into a greater person. A better person. A more responsible person. A more talented person. Yung ganun, a more driven person. Matured na mag-isip. Yung mga ganun ba? Tsaka yung mga kakayanan mo, na-develop mo, yun yung mga silbi ng transformation eh. Yun yung silbi ng mga na dumadaan yung tao sa transformation. Kasi may mission yan, mga ganyan, no? So, ikaw, may mission ka. Ano yung mission mo sa mundong to? What is your mission in this world? King of Water. Knowledge. To share your knowledge. You have a knowledge to share. Huh? Knowledgeable ka. Palabasa ka siguro. Or mahilig ka mag-research sa internet. No? Madami kang na-accumulate na knowledge. Mahilig ka makinig sa mga payo, sa mga advice, sa mga guidance, sa mga yung kung saan ka man makakalap ng knowledge, information, ideas, mga ganyan. And with the King of the Water, you have a kind heart, emotionally, to be more understanding. I mean, yun ang mission mo, yung understanding ka ng person, and you can use that or beneficial yan sa mga ano, mga you have a knowledge, parang mag-guide ka pati, no, using your knowledge, and you have that empathy, no, maring empath ka, mauhain ka, ganyan. So yun, parang matulungan mo yung may mga problema, yung nadidepress, kaso lang ma-absorb mo yung energy nila. Kung empath ka, balance your energy. Yung mga earth angel guys, nakaka-absorb yun ng energy ng iba, negative energy. You know. Pero hindi ka naman earth angel. Empath ka ba? Empath ka ba? May King of Water dito eh. Empath ka? Hindi naman. Hindi ka empath. You have a kind heart lang siguro. Yung anong malawak yung pangunawa mo sa kapwa mo. Ganun ka. So, isa yan sa mission mo. To understand other people. To make them feel accepted. Loved. Show care, affection, understanding, mga ganun. Ganun kayo. So, share your knowledge. Share mo yung knowledge mo, kung ano alam mo. Huwag lang sa mga mapang take advantage. Nagamitin nila yung knowledge mo against you. May mga ganyan. Alam niyo naman guys, ay naku, hindi sa panira. Observahan niyo na lang.
Parang panira pa rin, no? Pero totoo naman yung sinasabi ko. So, ano, ganda to energy mo. Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, and Leo, Scorpio, Scorpio. Ano yung feelings ng person mo? Ay, nasabi na pala yung kanina, no? Ano yung iniisip ng person mo na yan sa'yo ngayon? I-grab niya na yung opportunity. It's opportunity, oh. Parang ito na yung tamang timing, no? May opportunity niya na nakita tong person mo. Parang he or she sees the opportunity na tamang timing na. No? Tamang timing na para mag-offer sa'yo ng, of course, relationship. To be in a relationship with you. Seryosohan to, guys. Sa pentacle to, kahit na page of pentacle. Kahit page lang to. Ang gusto niyo, may growth yan. Na you will grow together. You will learn sa isa't isa. Ganyan. Kahit mabagal man, no, with the turtle here, yung pag-grow ng sisimulan ninyong communication, relationship, basta mag-grow, ganyan. Next move ng person mo towards you. Two pentacles. Maraming mag-juggling pa to, no? Mag-away siya. Ano kaya? Or kung may option ba tong person mo? May option siya. Ex niya din. At ikaw na ex niya din. Mm. So, kung sino ang papilian niya sa inyong dalawa, mayroon siyang option. Isa ka sa option niya. Paano kaya kung sa kanya ako magsimula ulit ng relationship? O sa isa? Ganun yung person mo. Ma-ex niya kayo. Ano yung sino matimbang? Ikaw ba mas matimbang sa puso at sa isipan ng person mo? Ah, hindi. Hindi ikaw. Hindi daw ikaw. Yung isa. May destiny ka kaya? May destiny ka? May nakadestined na person for you? Meron na. There's a possibility. Or isa yan sa option mo. Yung nakadistin sa'yo. Nakilala mo na ba yung nakadistin sa'yo? Oo. King of Cups yung energy niya. Mapagmahal to, guys. At understanding din. Loving. Affectionate. Hindi to abusado. Matured pagdating sa relationship. Hindi siya immature. So, yan ang maganda para sa'yo. Yan ang makakatuluyan mo kasi yan ang destiny mo. Yan ang nakatadhana sa'yo. Mag-offer ba ng Cup of Love sa'yo yan? Yung King of Cups na yan? Kasi feeling connected siya sa'yo intuitively, oh. Intuition. Ikaw din, malakas intuition mo. Magagamot ka. Intuitive to. King of Cups. Oh. Nararamdaman nyo yung isa't isa. Connected kayo eh. Ano ang feelings ng King of Cups na yan sa'yo ngayon?
The Hangman in Reverse. Parang kumakawala na siya, no? Yung feelings niya, no? Kumakawala. Kung na-stuck to, kumakawala siya, eh. Gusto niya mag-take ng action sa'yo, eh. Hindi lang basta gusto, eh. Matindi yung desire niya na magkaroon na ng movement sa inyong dalawa. Na hindi na mas stagnant, hindi na stagnant yung connection niyo. Na hindi na siya yung parang walang gawin ba? Yung parang papitex-petex lang, walang gawin. That's why mag-offer yun sa'yo ng Cup of Love. Soon ba mag-offer ng Cup of Love ng King of Cups na to sa'yo? Ay, hindi pa. Maring in the near future. Pwede in the near future. What's stuck tong ano na to in a crossroad? May pumipigil ba sa King of Cups na yan? Ay, meron. Someone strong. Pinipigilan. Parang hinadlangan kayo. Ano ba yung pumipigil? Tadhana. Tadhana. Kasi hindi pa yung divine timing, eh. In the near future pa, ang divine timing sa inyong dalawa. Ganon po yun pagka, ano, destiny or yung nakatadhana kayo sa isa't isa. Pag hindi pa divine timing na magsama kayo, may mga blockage yan. Pero once na divine timing na, wala na yung mga blockage. Ganon po yun. So, so, yan ang nakatadhana sa'yo. Ano yung message for you ng angels? Angels na lang. So, yan. Goodbye to the old, hello to the new. You've finished one part of your life and now a new and even better part is beginning. Oh, mag-say goodbye ka na daw sa dating ikaw. Hello na daw. Mag-hello ka na sa bagong ikaw. Welcome na yung bagong ikaw, yung bagong buhay mo, yung ganyan, no? So positive na yan. And fresh and maganda na, no? Madami nag-improve na, ganyan. May na-finish ka na, may natapos ka na na parte ng buhay mo o maring mission, purpose mo, no? And now a new, no? And a even better part is beginning. May simulan ka na naman na bago and even better. Better part is beginning. Simula ka na naman na bago and better part. Better. No. Ganun. Better na. Nag-improve ko nga, eh. Dumadaan ka sa transformation, eh. So, yan. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please to subscribe. At upo ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ang ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nagkaresonate sa reading nito.